tutukan. Abangan ang pinakamaiinit na balita, intriga at blind items na dito lang ninyo mapapanood. Bato-bato na lang sa langit ang katamanin, siguradong mabubukulan. Alright, hey, take it per minute. Ito na si Manay Chrissy and Manay Light! Woo! Napakarami pong nagaganap sa ating bayan ngayon, mga kapatid. Pero alam namin, mas inaasahan nyo ang magaganap ngayon. Dito lamang po sa... Nako, delayed naman lagi. Take it per minute. Magandang tanghali po sa inyong lahat at kasama namin si Oji Diaz. Hi. Ang producer ng ipalalabas na pelikula bukas na po. Yes, to love you. To love you. Ayan. Masinulat siya ni Salve, ha? Naghihintay si Salve, ha? Nagpapasas na si Romero, ha? Presentasyon. Presentasyon. Basahin mo, basahin mo. Andito. Masinulat ni Salve. Huwag niyong pinariringgan si Oji Diaz. Galit sa pera ito. Oh. Isang tawag ko lang, may delivery agad. Agad-agad? Yes. Ano yan? Ako nga? Bakit naman? Sindikato. Nako, si Rhea Reyes ng Winnipeg, Canada kanina pa. Tsaka si Jojo and Leslie Grace Advincula ng Hainan, China. Nakatutok na po. Ay, syempre magpapasalamat muna ako kay Sneezy. Nakuyo akin, ba't inalis nyo dito? Sa bago nga na Tina, no? Sneezy, anak, maraming salamat sa pag-alala at pagmamahal. Dinala ni Mama Chi dito. Ayan. Sneezy, ingat palagi. Sneezy, salamat. Hindi, eto ngayon yung presentation nila, Mama Chi, doon sa mga gusto mag-order ng ano ba to, Christmas basket. May mas malaki pa raw dyan. Mama Chi's Kitchen, punta lang kayo sa IG nila, tapos pwede kayo umorder doon. At so, saka meron silang, ano ba yan, Mama Chi? Saka meron kayong bazaar. Bazaar. Sa ano? British North, oh. Sa weekend. Ngayon weekend, Friday, Saturday, and Sunday. Yeah. Naku, sigurado. Ito po ay bahagi ng araw-araw kong buhay. Itong mani ni Tita Chi. Araw-araw ko makain ng mani. Yes! Ako pa! Alam mo naman yan. Pwede ko makain ng mani. Pati bawang, napakasarap. Ako makain ng mani. Ikaw din, di ba? Ikaw, alam ko. Ang kaya ng mani. Ito, manuka-nuka. Oo. Ay, ako talaga napag-aralan ko na. Minsan dinanong ko si Oji. Oji, anak, paano mong iniraraos ng kaligayahan pag nagkakaroon kayo ng pagkakataon ni Georgette? Kumakain ng mani. Hindi. Ano? Ang sagot niya, kapag ginagawa ko yon, ang aking pakiramdam ay lalaking lalaki ako. Oo, talaga sa isip at sa puso. Mm-hmm. At sa gawa. At sa gawa, oh. Totoo yan, ha. Ano ko, lalaki. Para akong lalaki. Mm-hmm. Kasi iba, lalaki ka naman, ha. Siyempre, alam mo, siyempre, pag umiindang tayo, gagawin ako. Parang si Morley. Siyempre, pangit naman, di ba? Si Morley. Tama si Morley. Nag-away sila na ex-wife niya. Kabsat! Si Marley Alinho. Panoorin yung movie, ayun. Itinuro ko kay Lassie kung paano makipag-ano kay Yen. Ayun. Si Marley nakipag-away sa ex niya. Ina ng anak niya. Tinatalakan siya. Sabi niya, hoy, mas maganda pa kulay ng panty ko sa'yo, no? Sabi ni Marley. Yun. Pero totoo yun. At aanhin ko ang macho kung irresponsable. Kay OG Diaz na ako. Responsabling anak, asawa at tatay. At isang tawag lang, may pa-deliver. Naman, anak. Ato nga. OG Diaz ang. Pero ikaw ay kumain kay Atong. Yung binigyan ka na isang bundle. Alin, hindi. Kay Atong. Ano yun? Nilagay ko rin sa breast care. Yes. Oh, binigyan ako ni Atong. Bilang parang ano, tulong sa Atong. Ano. Oo. Isang nakarolyo daw. Sige po, ibigay ko na lang po ito sa ano. Sa donation. Mga, sa Kasusu Foundation. Mm-hmm. Ba't hindi mo nalang sinabing sa foundation ni Tita Lolit? Pag nakita ulit kami, Ate Lolit. Ayan. Kita, ikaw nang pumunta doon. Ayun na. Ano pa nga? Teka muna, kanina... na banggit dito si Morissette Amon yung nangyari. Uy, humingi na ng tawad si Morissette kay Jobert. At si Jobert ay tinanggap. Tinanggap niya kahapon. Kaya nga, okay lang yung ano. Kaya lang... Wala naman siyang choice, eh. Wala siyang ibang pupuntahan. That night, naging selfish siya. Oo. Kasi kung may pinagdadaanan siya, hindi niya dapat idamay.
nandamay sa ngayon nang magkakaroon din ng pagdadaanan. Ito nga nalaman ko. Di ba si Rani Raimundo, may show kami kinabukasan, namatay ang tatay niya ngayon. Nag-show si Rani as if walang naganap. Si Jonah Viray pala, nakagat ng aso. Kinagat ng aso ng hapon. Pusa. Anong pusa? Si Jonah. Alam mo, nag-show muna si Jonah bago pumunta na ospital para magpa-inject. Isipin mo, rabies ang kalaban niya. Di ba? Ito, condolences din kay Luke Mijares. Si Luke Mijares, ganun din. Yung tatay din niya, meron silang show ni Jinky Vidal, parang a night before. Mm-hmm. Tapos, perform. Sabi nga ni Jinky, alam mo, ngayon lang kita nakita nag-perform na talagang level up. Oo, emosyon. Oo, kasi talagang yung pinagdadaanan niya, ginamit niya para talaga makapag-perform. Oh, Eva Eugenio, Dulce, si Dulce, kahit nabugbog siya nun Edo sa ex niya, may show siya nung gabi. Kinantan niya yung ako, nagwagi kahit siya ang sawi. Mm. Sa totoo lang, ganun sila ka-professional. Yung problema, bibit-bitin nila, pero asa gilid lang na entablado, kukunin nila ulit pagkatapos ng performance. Saka hindi, biro mo, imagine mo yung nilagay mo sa ganung sitwasyon si Jobert. Mm-hmm. Sino pa magtituwala ngayon kay Jobert bumili ng ticket? Even the audience. Sino, oh, hindi. Kasi unexpected talaga. Saka hindi, okay lang sana kung nangyari sa kanya yon na hindi siya lumabas na sa bahay nila. Mm-hmm. Baka pwede mo pa mapatawad. Andiyan ka na. Andiyan ka na. Arte mo na yun. At ang pakiusap kay Jobert. Kasi pwede nga lang sumampa ka doon at magsalita ka sa audience. Kaya nga. Wala ka makakapag-perform. Yun na lang ang hiniling ni Jobert. Hindi mo kailangan kumanta. Kahit nga huwag ka na magsalita. Magpakita ka lang na dumating ka. Pero tumakbo siya, lumabas na nakasimangot. Inuntog-untog ang ulo niya. Mabuti na untog ka na sa katotohanan na mali ang ginawa mo. Nag-sorry ka. Tsaka yung sinasabi na halimbawa, parang yung sa pagkakataon, hindi ba parang sinasabing tinanong siya ni Mario Dumawal tungkol dun sa isinangkalan si Kuya Mario. Ako naman, syempre, showbiz, alam naman natin na ganun talaga mga katanungan. Sabi nga ni Jobert, mas maloka siya kung tayo yung nagtanong, yung kasama niya. Tayo. Kung tayo nagtanong sa kanya, baka nagpakamatay na siya. Eh si Mario Dumawal, hindi naman yung ganun, diba? Napakamarespeto. Tsaka, syempre, ano naman i-expect niya na itanong sa kanya yung kung paano magpalago ng ano? Halaman. O ng kabuti. Syempre, dapat siguro maging lesson na yun para sa kanya na the show must go on. Ganun talaga. Ganun ang professional. Kaya nga, di ba, Asia's Phoenix, yun ang title niya. Ngayon ang tawag sa kanya sa ano? Asia's Phoenix. Tapos na siya. Phoenix na. Kasi hindi talaga nakakatuwa mga performers na tatanggap tapos magwa-walk out. So dapat ganun, pag may pinagdadaanan, huwag na muna magtrabaho. Totoo. Kasi isang, kung di kaya. Kung kiniklaim ay merong may pinagdadaanan sa isip, oo, wag na magtrabaho. Huwag magtanggap ng ano, commitment. Saka sabi ni Manay, ang dami-daming daan, ba't ka nagsusumiksik sa daan na yan? Dumaan ka sa ibang daan. At saka ano, isa, lesson learned na rin to para sa mga concert producers din. Na pag may mga, siguro alamin muna natin kung anong pinagdadaanan. Pag may pinagdadaanan, huwag muna natin pa-interview. Huwag pa-interview, huwag na rin kunin. Huwag. Lalo na pag may pinagdadaanan, kung namatayan yan or whatever, di ba? O yung pamilyan may sakit, wag pagkatapos na muna. Pagkatapos na lang. Para hindi maapektuhan yung performance. Pero di ba, siyempre, for example, kung yung artista, ba, may interview, pwede ka naman magpa-grant ng interview, tapos sasabihin ng RM, bubulungan yung reporter, na pwede ba, huwag na lang po sana itanong. Huwag na muna natin itanong kasi medyo sensitive po si Morissette. Siguro, ano lang yun, sa sistema lang. Pero alam mo, may dalawang issue lumalabas. May boyfriend siya, si Dave Lamar. Alam natin, maligaya si Morissette ngayon. Pero mula nung pumasok sa buhay niya yung Dave, parang nagkaroon ng windang-windang sa kanyang singing. Pamilya. Tatay niya, nakalaban niya. Pangalawa, ito daw si Morissette, meron yatang feeling na para siyang kalabaw na isinusuga ng sobra-sobra na napagod na nababurnout na. Isa pa yon. Kung nababurnout ka, umalis ka. Di ba ganun lang yon? Umalis ka. Napapagod ka na pa. Hindi ka naman mamimiss ng showbiz, no? Kilala mo na si Morissette ngayon. Ang baba. Hindi mo siya nose. Ngayon, kinala ko na siya. Ang babaeng inuntog ang ulo. Ang babaeng inuntog-untog ang ulo. Kasi makala ko ayos sa sila. Di ba sinabi, na-storya natin yan na nagbigay na siya ng amount o ng pera sa kanyang tatay para maayos na? Oo, iniwan daw niya yung kinita niya. Parang ganon. Ako nga, may mga bagong video nga ngayon na nakalagay, Christopher Min, kinampihan si Morissette. Eh, kalabang ko siya sa issue to. Pag binasa mo,
yung issue nila ng tatay niya. Wala po akong babaguhin doon, sabi ko nga kahapon. Paninindigan ko na kaalyado ko ni Morissette sa paghihigpit ng kanyang pamilya na lumigaya siya. Pero sa ginawa niya kay Jobert, kalaban niya akong de Primera. Oo, di ba? Nilagay mo sa alanganin yung... Producer. Oo. Pangalanganin na nga si Jobert. Oo nga. Ito pa. Hindi mo nga alam kung ano-ano yung gender. Nahawa ko kay Jobert. Pa gender na. Hindi, buti nga. Iniraos ko lang to. Buti nga si Jobert. Maaga niya. Iyak na iyak si Jobert eh. Kasi anak-anak niya talaga si Mahal niya. Mahal niya. Kaya doon siya naiiyak yung anak-anak. Ba't siya pa? Of all. Matindihan niya kung di niya. Di ba nga gusto nila ibalik yung TF? Hindi yung TF yung professionalism. Kaoj. Kung kasing yaman mo siguro si Jobert, okay lang. Ano ba yung mga kasing? Pero ang sabi ni Jobert doon sa video, yung kanyang monologue, Morissette, iniraos ko lang ito. Alam na natin na ibig sabihin noon, di ba? Talagang iginapang niya matuloy lang yung birthday show ni Kiel Alo. Tapos, sinira mo yung special na gabi ng alaga ni Jobert nang dahil sa'yo, nakulangan. Eh, sa'yo, bali, wala yun. Nakakapagpatayo ko nga ng mga bahay na 70 million, mga ganda. Hindi. Ibig ko sabihin, hindi mo iindahin. Di ba? Pan-familia yan. Pan-familia yan. At alam mo... Patura yung ano? Wala si Benji De La Cruz. Baka may date. Pan-familia, Mel Martinez. Thank Oo, you. Thank you, Bunso. Birthday niya bukas. Birthday ni Mel. Happy birthday, Mel. Birthday ni Maring Ay-Ay De Las Alas kahapon. Siyempre, si Ay-Ay binati ko, anak, happy birthday. Hanggang sa finals, kala ko nakalimutan mo na ako. Eh, alam mo naman, sutil yung anak natin yun. Kumusta naman si Morissette? Ika sa akin. Tatlong oras na tumagal yung aming anuhan. Ayaw kasi professional si Ay-Ay. Kahit punong-puno ng allergy ang ale, magpe-perform kahit nangangati ang buong katawan. Kasi ang kanyang katwiran, bumili ng ticket ang mga tao, inaasahan ako. Ano man ang nararamdaman ko, mamaya ako naiintindihin. Di ba ganun si Ay-Ay? For example, yung mga DJ, di ba, mga sa radyo, lagi ko sinasabi na kapag hindi nyo kaya pumasok dahil hindi nyo kayang dalhin yung magpanggap na masaya kayo on air, huwag kayong pumasok. Pero huwag nyo idadama yung listeners nyo na, di ba, wala naman sila kinalaman sa pinagdadaanan so, mo. Sino yung totoo yan. Mo? Ah, wala naman. Sumulat ba yan? Hindi mo sa akin kanina. Ano? Hindi. Kami kasi may paniwala na wala namang pakialam ang listeners sa amin at ang televiewers. Ano ba naman ang pakialam nila sa personal nating buhay? Pero kailangan nating itabi ang problema. Dahil yung papel natin sa mundo ay sila'y paligayahin. Dapat professional tayo. Kung hindi natin kaya, hindi tayo ipapasok. Oh, ang hirap magpanggap pong maligaya pag dumudugo ang puso natin. Sa totoo lang. Pero sa ngalan ng professionalismo, itinatawid natin. Tama. Ganun lang yun, di ba? Ayaw ni Shane Staffelo, Nay Lolit, Nay Christy, Mr. Fu, Papa Oji, watching from Kuwait. Mainit ang chismis. Mainit sa chismis. Uy, si Lara May Abrigo. Nag-text sa akin. Hinihintay na niya ang pagpapalabas ng To Love You. Papalabas ka daw, OG. Bukas daw. Eto, ayan na. Hinihintay ko na po ang showing bukas ng To Love You. Manunod po kami. Paano ba ba? Balak may labas. Jocelyn Domingo, good evening. Uy, pamangkin ko. From Artesia, pamangkin California. Pamangkin ko siya. Ah, pamangkin, oh. Anak siya ng pinsan ko, si Ate Ami, si Jocelyn Domingo. Nakita ko ang paglaki niya. Hello kay Elsa, Emma, at Ate Ami. Uy, magkakapatid sila. Si Elsa, kabatch ko. Si Emma, pinsan ko, si Ate Ami. Meron pa ako isang pinsan na nasa Amerika din, sa Ate Ningning. Mga Ate Gingging. Magkakapatid ang mga lola namin. Hello dyan, Jocelyn. Ingat kayo, anak. Ako, kilala nyo. Ayan, kita ko binabati. Ate ko si Buenas. Hi! Buenas? Buenas? Sino? Tita ko. Tita ko? Tita ko Buenas? Buenas Dia. Tita kakainis? Apagol! Apagol! Nadagulat ako rin manay. Sabat from Brisbane, Australia. Wow! Brisbane. Paano yung pundo nila? Did your dad die to die? Diba? Ganon. Ba yan? Brisbane. Uy, may sunog, ano? May forest fire din sa Australia. Grabe. Pati sa Amerika. Very slow naman kasi sa baby. Matatari lang dalaga kayo. Eh, kasi naman kain ka ng kain ng ano. Ano to? Sorry, man.
Ensaymada. Ensaymada. Ito lang ito nakita. Oh, ito yung ensaymada na may koyo. Saan? Ayan. Ang koyo. Ubi to eh. Gusto ko nito, Mel. Go. I-like at i-share ang Facebook page ng Pilipino Star ngayon. Ayan. Okay, nakakatuwa si ano, no? Si Ann Curtis, no? Yes, congratulations. Pero alam mo, tama yung ano ni Ann. Parang impolite pag yung mga ano tiyatanong mo yung babae, kailan ka magbubuntis, kailan ka nga, lalo na yung mga matagal nang hindi nakakaanak. Di ba nakaka-offend ano yun? Hindi, mas nakaka-offend kung yung bakla ang tatanong yun. kailan ano daw eh, sa babae raw pinaka-dekadente. Edad. Edad. Oh, although tayo, hindi tayo, kasi mas bata tayo sa edad natin. Pero kapag mukha kang matanda sa edad mo, siguro ma-offend ka rin. Tsaka yung pagkakaroon ng anak. Tsaka pag-aasawa. Pagdadalan tao. Tsaka pag-aasawa, pagka 38, 40 ka na, wala ka pa asawa. Kasi kultura natin yung halimbawa sa mga reunion, di ba yung mga tsahin. Dito ba magbubuntis? Lalo sa mga magkakaklase. Uy, may pamilya ka na kami lahat, ba't ikaw wala ka pa asawa. Di ba may aktor na taon-taon na lang, nagpe-press release, mag-aasawa na siya. 40 mahigit na siya ngayon, binata pa rin siya. Sino ba yan? Basta, yung nakita mo sa dilim. Binata ba siya o dalaga? Ayun na, nakita mo nga sa dilim. Sabi mo pangalan. Ay, baka hindi pwede. Ayaw ni Carlo Aquino. Ba't pag wala ka pang jowa, ganyan? Pag sa babae, bawa para kasi... Hindi, kasi meron akong, ano, sa reunion namin, meron kami, may kaklase ako. Hmm. Sabi ko, ba't, ano, hanggang ngayon ba wala kang jowa? Eh, nakaupo siya. Anong wala? Ito na sa likod ko. Yung pala kabel ka. Ay, sabi. Mekaniko ka ba? Bakit? Kasi, antigas ang jack mo. Oh! Ano yung nangyari sa atin? Alas 12 na kabel. Ano ba yan? Ayaw ni Salve. Si OG kasi nandito. Pinulit ketchup ka ba? Ano yung ibig sabihin? Bakit? Kasi hinahanapan ko ng hotdog ko. Grabe kayo! Marilyn Pacquiao! Watching from Israel every Tuesday. Ayan, Israel nako pa. Sa Israel ito, Marlene. Mm. Gusto rin namin pumunta dyan para mahugasan ang aming mga dila. Andiyan na pala si Rexy Chanko. Saka si Papa Jess. Oh my God. Ayan, ayan na. Si Rexy na hindi makabili ng collagen drink. Na. Nagbebenta ng alaas tapos hindi makabili. Ko, paano ako maniniwala sa alaas niya? My God. Si Sabi, lumapit ako. Oh, eto na! Estera Merin Christie, sarap naman tawanan nyo watching from South Korea. Wow, South Korea, ang pangalawang bansa ng buhay mo. At syempre si Brenda AF. In Singapore. Watching from Singapore, hello po. Ayan. Diyos ko, si Boy, si Karagay, nahulaan ko sino yung nakita mo sa dilim. Agad-agad? Oo. Naipakigreet today. Eto yan, si Karen Martinez to. Birthday ni Sandara Park hanggang ngayon ba? Oo, ang bait-bait si noon. Ang bait-bait ni Sandara. Happy birthday, Sandara. Magkasama sila ni na Joros, RJ, kagabi. Nag-dinner. Ba't andito si Sandara? Dito po siya nag-celebrate. Dati niya si Rizal. Sandara Park. Si Sandara, ano, nakakatuwa si Sandara. Mula noon hanggang ngayon, napaka-level-headed. Hindi, tsaka hindi, pusong Pinoy talaga. Mismo. Mahal na mahal niya yung Pilipinas. Diyos ko. Hindi, mas mahal niya pa yung, no? Magkakabats yun eh, si Sandara, si RJ. Hindi ko na babanggit yung isa, no? Osla na siya. Sino yun? Basta. Okay. Alam mo na. Sino? Basta. Tanong mo kay Agbayani. Bayani. Huwag na. Blind item ka na. Hindi naman Techi Agbayani. Imposible naman barkada nila. Barkada ni Sandara Park si Techi Agbayani. Oh, blind item ka na. Ah, hindi. Ito, may kinalaman. Ito, nakakatawa lang to. May kinalaman sa isang baklitang personalidad. Tsaka isang male singer. Okay. So nagkasama sa isang dressing room yung bading na personality tsaka tong male singer. Eh, itong male singer, hindi naman siya pinapag-uusapan kung anong kanyang kasarian. So, okay. Itong bading, simple siya. Oo. Pero itong bading na personalidad, parang nawala sa isip niya kasi parang feeling niya, kabaro niya o ano, male singer. So nagkukwentuhan sila sa loob ng dressing room kung saan mga ibang mga tao. Magkasama ba ito sa isang variety show?
Hindi sila magkasama, nagkasama lang sila sa isang event. Okay. Okay, tapos... Kasi may inkling na ako kung magkasama sa show. Magkwento-kwento sila, kwento-kwento, ganyan-ganyan. So, okay naman ang discussion. Ngayon, sa rurok ng pagkukwento nitong si Bading na personality, ano, na hinampas niya, parang nahampas niya yung lalaki, yung male singer, sinabi niya, alam mo ba, bakla! Ay! So, tinignan lang siya, no? Male singer? Male singer. Si Jed Mandela ba yan? Mandela, Mandela. Nelson Mandela yon, South African Prime Minister na namatay na. So hindi malaman ng Bading na personality kung ano i-react niya. Pero hindi naman nagalit. Hindi na offend. Oo, pero napatingin sa kanya. Kasi... Sigurado ka ba na yung male personality, male talaga, walang bahid? Siyempre pag ikaw ang tinanong ko, sasabihin mo may bahid. Bakit? Ba, malapit na sa akin yun? Hindi naman. Oh, so, lang yun siya nagiging blind item. Sino? Naku! Hindi! Ha? Sino? 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 Naku, may ba? Si Jed Madela! Hindi ako! Si Jed Madela na, ano? Wala ko sinabi, Mel Martinez! Eh, sino yung Becky? Sino yung Becky? Ikaw! Ikaw pala yun eh! Hindi mo ako maisip eh! Kayo pala ni Jed yan eh! Hindi mo sabihin, hindi alam ni ano Jed. Ano ba nangyayari sa ano? Hindi mo alam na bakla si Jed. Ano? Kung nga sinasadyang matawag na ganon. Bakit man ay naniniwala ka bang Becky si Jed? Di ba parang? Ano ka naman? Oy, oh, di mag-contribute ka! Ano? Basta masarap tong ano. Tsaka mabait si Jed, no? Oo, mabait si Jed. Ayaw ni Jude Valera Fernandez. Addicted na po ako sa show niyo. It gives me laughter and happiness as always. Pabati po watching from Miami, Florida. Miami, Florida! Tita Nene Olanday, Tito Abel. May tanong lang ako. Saka ba titigilan ng mga reporters ang isang male male star or male actor or singer kahit generally speaking pag umamin na tapos titigilan na hindi na siya tatawagin bakla or tomboy kasi umamin hindi mo, rin eh mauungkat pa rin hindi ang, ano pag inamin ng isang personalidad na bading siya titigil na ba yung iba na pag pagdududahan. Hindi, dadagdagan yung... Siyempre, hindi na siya pagdududahan, that's why. Hindi, tsaka dadagdagan ng pagpapakilala, yung intro, sabi pa ng umami ng Becky. Ganun yun eh, di ba? Kasi pag hindi pa umaamin, ayon pa sa pinagdududahang aktor. Sa atake. Mawawala na yung parang mystery, no? Kasi hindi na siya magiging blind item kasi alam niyo na diba yung isang male personality na talagang kahit lang gamat aso at pusa na kumagat kay Jonah Beray alam naman na Becky siya bakit hindi siya nag-out alahat mawawala ng mystery eh. Diba kahit mga kababaihan patay na patay sa kanya. Eh, yung may nakita ko sa dilim? Oo, yung nakita mo sa dilim na nahulaan ni Maricho Formacion Espiritu at ni Boy Saragay. Nahulaan na kasi yung kasama sa dilim. Hindi nila alam. Kaya kailangan malaman nila kung ikaw ba yun o iba. Hindi ba? Hindi baka ikaw ah. Hindi. Naku, I wish. Baka si Yul Serbo. Eh, tapos sabi ni Jude Valero Fernandez. Wag mo siyang dead mahen. Hindi mo dead. Hindi, totoo. Wala. Ano naman kay Yul Serbo? Wala. Nakita nga niya sa dilim. Raquel Dizon watching from Texas. Oh. July Panganiban, magandang ano, at saka naku si Benji de la Cruz. Naku, asan niyo? Hello po, ano, take it per minute. May ganun, dito po ako ngayon sa Kamsur. Medyo rumakit po. Hehe, miss you all. Nasa Kamsur. Kasama yung girlfriend niya? Kasama yung girlfriend? Oh, baka. Sa Kamsur. Alam mo? Marakit. Alam mo yun yung gabi na gusto kong jumuka-joka. Ay, from Norman. Yorise Auxac. Pa-shoutout naman po na Chrissy Sir Oji Manay Lorit Mr. Po watching from Oman. Oman. Taga dyan yung singer na sinasabi mo, Oman. Oman. Diba? Ano, ayan, bukod kay Sarah, kay Ann Curtis na maganda ang balita na pumunta siya. Ito naman. Engage na si Sarah tsaka si Mateo. Alam, pero 1 year na pala yan eh. Oh. Alam mo, Sarah, in-announce nila yan nung bago ng showing ng Unforgettable, diba? Hindi, kasi walang leading man doon si Ann. Oh, hindi nga. Parang maganda sa nga. Baka din
kasi mas pinili ni Sara na wag nang banggitin doon or ni Mateo kasi nakakahiya kay Mateo na wala naman siya. Pero alam mo si Pixie Jude, yung nag-text sa'yo sa Norwich, England, matagal na niya akong tinatanong kung kasal na raw ba si Mateo at si Sara. Kasi mula sa Cebu, nag-fly ng Dubai, then Amsterdam, nag-London. Oo nga naman ano, naisip ko rin ano, a few months ago niya ako tinanong, eh totoo palang 1 year na palang engaged. Ibinuking ni Paolo, yung kapatid ni Mateo, di ba? Kasi pumapayag si Mami Divine at saka yung daddy ni Sara na mag-isa lang. Na sila. Oo, walang kasama. Eh dati-dati, gwardyado. Kaya tinan mo, kaya napaganda rin yung paghihigpit noon ni Mami Divine. Mami Divine. Kina River, kina John Lloyd, kina Gerald. Kasi siguro naramdaman din ni Mami bilang siya yung nanay at nakakakilala sa kanyang anak. Na itong tamang lalaki para sa iyo. At saka si Sara kasi siguro, nasa ano rin niya siguro, personalidad at upbringing na talagang isa siyang obedient na anak. Pero ipinaglaban niya si Mateo. Ang daming kwento niya. Saka nene, ang daming kwento niya. Nakasulat niyan sa versikulo 3, talata 24, Mateo. Ah, Mateo Marcos Lucas 1. Versikulo 2, talatang 8. Betang-benta. Kasi hindi niya alam yung Genesis, Exodo, Levitico, mga bilang, Deuteronomio. Sa Benas Diaz. Eh, yung Rizal Park. Ay, binabati niya yung tita niya si Buenas Diaz. Eh, kayo lahat tayo. Buena. Ang tagal, di ba? Buenas Diaz. Ang tagal talaga ng pita. Eh, kasi akala ko naman hindi nagbibiro. Akala ko may talaga siya binati. Yung acting mo kasi Jacqueline Jose, yung talaga. Ayan na. Si Buenas. Ayan na. Ang aso. Ow. Ow. Nasusunog ang bahay. Oh, ito naman, si Vice Ganda, tsaka si... Siya ano, talaga ang taga, ano? Kasi nakakaya kay Salve. Nag-effort ang lola mo. Wala namang Vice Ganda doon, ah. Hindi, yung kay Pastor Kibuloy. May bagong hamon kay Pastor Kibuloy. Hindi na traffic, hindi na ang probinsyano. Pagbatiin niya. Dapat daw ano? Pagbati-batiin niya magkakapatid na bareto. Sasabihin lang daw niya, stop! Tingnan natin kung kaya niya. Palagay mo kaya ni Pastor Kibuloy? Sasabihin ni Gretchen, we are naked. Hindi na, we are naked na. Hindi na, we are not naked, di ba? Di ba? Nako, Maya Jones, na nagpa-interview sa GMA 7 kahapon. Gapinilit ka lang, ha? Oo, halika na. Nagre-reklamo. Ang haba-haba daw ng interview. Nung lumabas daw, kaigsi-igsi. That's the issue naman ba yun? Kagabi ba? Ikaw talaga, Maya Jones. Baka nabasag mo yung mga single. Tungkol sa mga single? Tungkol sa mga single. Di ba, kahapon daw yung, ano ba yan? Singles Day. Sabi pa raw, may mga alaga naman ako. Totoo yan, maraming sa alaga. Agang pusa. Hindi naman pusa. Ano? Oo, ayan. So anyway, si... Babati na, bakit? Matatapos na? Babati na ba? Hindi, si ano... Sino? Kasi sinasabi thank ni you, ano, Maya. Nabiyan daw ni Vice si Kibuloy ng apakayabang mo. Sinabi ba? Hindi, sinabi pauso ni Vice yun eh. Ito yung ano, yung another term for napakayabang. Hindi ka ma-reach. Apakayabang mo. Ginagawa niya yun sa showtime. Yung baka na-misinterpret ng iba ng mga naniniwala kay Pastor. Yun ho meaning nun, hindi ka na ma-reach. Hindi ka na maabot. Yun yung apakayabang mo. Nyari, may show si Vong Navarro, ganun si Jong, apakayabang mo. Parang gumaganon siya. Hindi ka na ma-reach. Oo. And noon naman si Vice sa ganyan na nagpapauso talaga. May isa pa na kayo, apakayabang at saka, ano, may isa pa siyang pinapauso ngayon eh, di ba? Ano, basta, pauso ni Vice yun, yung apakayabang. Hindi napakayabang, apakayabang. Pero tayo ay happy for Vice saka kay Ayon. Oo, oh, at least open, di ba? Open sila. Mabuntis kaya si Vice? Mabuntis niya. Pero may plano siyang mag-baby. May plano mag-baby si Vice. Ako nagpupush kay parang Vice. Sorry. Si OG ang nagturo. Tinuruan mo si Vice? Oh, oh. Hindi, ayaw niyang gumanon. Hindi raw niya kaya. Ayaw niyang gumanon. Eh, ba't si Ayon hindi niya ginagana? Ha? Hindi, sa babae. Paano mabubuti si OG ang simple, oh. Sabi ni OG, oh, ayaw niyang gumanon. Ayaw. Ganon. Pero nagagawin. Parang Joel Cruz. Oo.
Para ano, yung mahal? Pwede namang gumawa na lang. Ha? Mahal. Bakit mayaman lang siya? Walang, hindi pwede, ayaw niya mag-manual. Anak, bilyonaryo si Bay. Gusto niya machine. Bilyonaryo na si Bay. Sa bagay mayaman naman si Bay. Ayan, kaya naman. Hindi lang mayaman, bilyonaryo si Bay. Pero tayo ay, ano, naniniwala. Tignan mo yung pagmamahala ni Ayon at ni Vice, no? Yung, kasi si Vice, gusto niya ipinagmamalaki siya. Oh. Kaya naman, sobra siyang, kasi marami siyang nagiging jowa na lihim, pero hindi siya. Ito, lihim. Pinagmalaki niya, isang ito, taon na sila. Ito, pinagmamalaki siya nung bata. At, maasahan na nila na maraming bashers yan. Alam mo naman ang lalaki, pag pumatol sa beking mayaman, sasabihin, ang lalaking gipit sa beki kumakapit. Pero, diba laging ganun? Pero sa totoo lang ha, ang taas ng provincial rate ni Ayon. Oo nga, mahal-mahal daw. O, ibig sabihin, sariling pera yung bata. Oo. Saka mabait. Mabait siya. Kasi ba naman tayo para humadlang sa kaligayahan ng dalawang tao? Oo. Basta hindi tayo ginagampala. Correct. Eto na yung mga pinapauso ng bahay, sabi ni Boyce, Chugong, Chugog, at saka Chenemenen. Chememenen. 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 Yung bekenen. Yan yung po yung mga pinapauso ni Vice na nagte-trending din. Yan. Si Annalie, anong sabi? Sabi ni Annalie, Lala Cornelosa Gonzalez, watching from Huzhou, China. Ang saya ng GV na GV talaga. Good vibes na good vibes. Ana Niebres Pritchard. Buhay na buhay ang gabi ko kasi nakapanood ako finally ng live sa inyo. Puro YouTube lang kasi ako lately. Magandang gabi sa mga Reyna at Harry ng Takilya. From Cedar Park, Texas. Texas na inaabot na. Pero ba tayo, Reyna tayo ng Takilya? Ay, si OG yan. Reyna ng Takilya. Parang biglang naisip ko, saan Takilya? Oo, di ba? Sa Takilya siguro. Mantikilya siguro. Ay, bukas na po yung Love You. Yes. Ano ba istorya niyan? Tia Marie, hello! Ano ba istorya niyang pelikula? Malayo sa istorya mo kay Jim Paredes. Ay, walang ganon? Walang ganon, wala. Walang labasan. Pero manay, sabi ni OG Narvaez Rodriguez, may kurut sa puso. At siguradong-sigurado, pagkatapos mong mapanood yung pelikula, tataas palalo ang antas ng mga LGBTQ community LGBTQ sa utak mo at sa puso. Tsaka hindi, sinulat yan talaga ni Salve na napakaganda yung pelikula. Oh, sinulat ni Salve. Membro si Salve ng CB. Kaya nga. Graded B. Nakakuha kami ng Graded B, hindi dahil kaibigan ko si Salve, kundi deserve ng movie. Kaya nga, pero oo, parang naman. May gusto ipahiwatig si Salvi ito. Presentasyon. Hindi mo ba na-feel? Actually, okay. Kanina pa nakatingin si Salvi sa Ensaymada. Ito lang naman ang gusto. Ito na. Magsisimula na po ang programa namin. Aba, plano pa ni Salvi, pumunta daw sa presko ni Juris. Ay, ito ng pangailangan. Ay, ito ng pangailangan. Pumunta pa siya sa presko ni Juris. Juris yan, Juris. Singer. At si Juris? Sino yun? Gusto mo ba si Juris? O, si alam mo ba nung singer? O, si Juris. M-Y-M-P. Yung M-Y-M-P? Juris Witherspoon. Charo. Yung merong kaduwit na lalaking singkit na itinaas yung paa sa table. Galing. O si Chin. O gulit na gulit si Reggie Bunuan. Itinaas yung paa sa mesa. Yun. M-Y-M-P yan. Itinaas ni yung paa, diba? Sa mesa. Oo. Galit na galit si Reggie kasi napagkamalan siyang mesa. Gagal ako. Kaya nagalit si Reggie, hindi yan nasilipan. Si Juris. Anyway. Sino? Si Chin? Hindi, sabi ni Salve, si Juris. Ay, oo. Una dalawang kanta niyan, dilat pa ako. Sa pangatlo, tulog na ako. Si Juris, ano ka ba yun? Sa TV Patrol yan. Sino? Yung si Juris. Sino? Si Dornia. Dornia. Nakakaloka, no? Benang-benang lang. Eto na. Singer na kung kumanta nakatiket. Isa Singera, kumakapag dating ng panon. Freddy Aguilar, Juris, Nina, Moira de la Torre. Moira. Hala, kanta kayo ng kanta nakatiket. Pag gising niyo, wala na yung audience, di ba? Nakakaloka. Pero i-welcome naman natin si Juris Bigornia. Ano siya? Kasi si Moira, yung collab team ni Mahal. My God. Oh, anyway, si Gretchen, pumunta doon sa
Sa premiere night. Nang to love you. Si Gretchen ang nag-escort kay Elaine. Si Elaine kasi, si Elaine Yu ay anak ni Atong sa ibang, kay Ma'am Iris. So, magtita sila eh. Parang sobrang close tita sila. Tita G ang tawag niya. Close sila. Hindi, baka naman si Gretchen, lahat ng anak ni Atong, piling niya. Anak niya. Inilalapit niya yung sarili niya eh. Di ba? At si Iris, nandun ang ganda pa rin ni Iris. Sa Thursday, merong private screening yung Nuuk. Oh, andun din siya yung kalaaga. Oo, andun si Elaine, si Gretchen, si Sir Tony Boy, tsaka si Sir Atty. Para lang siguro patunayan na huwag nyo kaming guluhin. Okay kami. Okay kami. Nako, manong ang tantanan ako ng mga ganyan. Pag tayo naniniwala na sa sarili nating kalokohan at kasinungalingan, wala na. Yun na yun. Dahit na yun. Hindi, dapat talaga ikaw unang maniwala sa kasinungalingan ang gagawin mo. Para ikalala mo. Ng iba, di ba? Ako, tantanan. Chase topic ng... Baka maputol. Ayaw ni Tita Dolor Guevara. Maputol na naman kami, no? Ayaw ni Tita Dolor Guevara ng mga ganyang issues sa kasi JP. Rewash, tama. Yung hiling kong kayong apat na nandyan. Mahal ko kayo. Sarap sa mata. Makita ko kayo. At yung mga halakhak na nakaka... Salamat kay Riwang Tamang. Ayan. At mula kay Reneg Orgel Albinato. Bakit ganyan from Jeddah, Saudi Arabia? Ba't ganyan mga pangalan? Binabaliktad niya lang yan. Ware. Hener yan, Hener. Alin? Eya, Hener. Lagi ay, sa taas, yung Riwang. Wangri? Kasi Riwang eh. Wangri yun? Ngariw. Ngawir. Ba yan? Barang... Eh, Lolit, pag pinaligtad. Anong Lol? Let-lo. Naka-let-lo! Tilol. Naka-tilol. Tilol. Eh, noon naman, nung panahon namin nila, OG, nung mag-uwan pa lang ako, ay, wala pa si OG noon. Ware, CSF, Kasafa. Di ba na? Kasafa. Ware, Lolit Solis, Lasa. Ganon. Baka, Daga, si Kuya Boy, si Digiya. Di ba ganon? Oh, si ano, yung may Logo, Crepes TP, mga ganon. OG Diaz, OG BDG, ayas. Kabirin. Ang luma. E di kantayin na natin, OG, bumana pa na. Ano ba itong show na to? Oo. Ano ba yung kay Ruru tsaka kay Bianca? Ano nangyari? Totoo ba? Ano gusto sagasaan? Sasagasaan daw. Dininay ni Ruru. Tsaka basta ako type din si Bianca. Di ba palaban na babae? Nagagandaan ako sa kanya. Tsaka hindi yung palaban na babae. Oo. Ah, ganon. Balak mo akong pagtaksilan. Sagasaan kita. Diba? Ay, naku. Huwag naman siya maging kriminal. Ang bait-bait ng pamilya ni Ruru. Sila, sila Daddy Bong. Diba? Kasi Ruru hindi na nakikialam. Na Rere. Rareri Roru. Oo, di ba? Bakit ano mga pangalan? Ruru, Riri, anong ay, bakit? Kami nga may kilala, di ba? Hindi naman sila Madrid. Si Red. Hindi sila si Red, Madrid. Si Blue. Ano? Ruru, hindi. Ano? Ano? Your boat. Ruru, your boat. Tsaka ay, Riri. Ay, Riri. Iri. Kami nila, OJ, meron kaming kapitbahay sa Mariposa. Red, blue, di ba? Si Orange. Ay, yung mga kakapatid, mga gwapo. Eh, parang yung pamilya ko, ni ano, mga mabunga family, fruit salad ang tawag sa kanila. Si Apple, si Lemon, si Chico, yan lahat. Ang galing-galing ni Silvia Sanchez doon at saka ni ano, nandun din sila ni Irma Adlawan, Joey Marquez, ang galing. Sabi diba? Mo kay Joey, true to life mo to. No? Oo, totoo. Oh. True to life. Nagbabakayan yung mga babae. Ako dito eh, sabi. Diba? Naalala mo si Alma at si Chris na magtakbo sa ospital, makasakit si Mayor Joey. Si Alma tsaka si ano, si diba? Chris. Kaya nga. Oh, si Nesyo nagbabantay kay Mayor Joey. Dumating si Chris kasama si Jaja. Oo. Oh, diba? Balilla. Talagang ano. Eksena. Parang eksena lang sa pelikula. Sing. I thought it's Ipina. There's Joey pa pala. Ay, ano naman yung kanas ni Angelica Panganiban at Bumula Bibig? Babaeng palaaway. Parang babae. Nagre-reklamo siya dahil... Hindi, parang babaeng kalye, di ba? Parang butanera. Kaya una parang nagre-reklamo siya dahil yung kanyang...
Sunday yung sa una yung sa Paris kasi parang naharas daw yung kanyang pamilya. Nako, didemanda raw niya yung taxi driver. Magkaintindihan kaya sila. Ayun na. Hindi na naman sa retiro. Ano nangyari? Tapos, nagtanong sa kanya, ba't di ka kasama sa show sa ano, sa Italy? Sa ASAP. Hindi no, sinisi niya yung production, matagal naman na raw na hindi siya talaga kasali doon. Hindi nyo man lang in-announce, eh may mga fans din akong bibiling ticket. Hayaan nyo, sabi niya, sisikat din ako. At pag sikat ako, ila-line up na nila ako dyan sa mga show niya. Parang sarcastic, taka bitter, diba? Bitter-bitter ba? Kaya tuloy nila yung sa ni Carlo. Kaya tuloy nila yung sa ni Carlo! Saka ni Derek, saka ni John Loy. Nag-birthday si Steve, 1-year-old na, yung anak ni, yung bunsong anak ni Joel Cruz. Oh, wow. Happy birthday. Sa, ano, pumunta kami doon sa Kinsenya. Mm-hmm. Doon ginanap. Walo ang mga batang ito eh, no? Pagkagaganda at gwapong bata. Walo ang bodyguard. Diyos, ay grabe. At takot na takot siyang makidnap ang mga anak niya sa Kasia. Ang anak ni Joel Cruz. Takot siyang makidnap yung mga anak niya sa Kasia. Pero ang plate number niya nakalagay, Joel Cruz. Na nakasarovski, ha? Oh, diba? Takot siyang kidnap. Ano niya, yung house bus. Ano yan? May mga CR, parang camper. Lahat ng anak niya nandun, yung walo. May camper. Yung nakakaloka. Ganun din gagawin ni Vice. Saan? Kasi walo din ang papagawa niyang baby. Isa nga lang ang gusto ni Vice. Oo. Para at least ganun ka. Si OJ nakalima na. Pero manual yan. Manual yan. Ayaw niya. Kaya nasabi ko nga lalaki-lalaki ko pag nandoon. Ewan ko ha. Lani Taberna Turato. Ano yung late na ako? Hi, Mother Christy, Manay Lolit, Mr. Fo, and Oji. I'm still watching when you come in Winnipeg. Give my gift. Uy! Nakuha natin siya namin. Itsura talagang Turato ang pahalan. Turato. Rhea Reyes, pagpunta dyan ni Oji Diaz, buong pamilya itong maalagaan mo sa bahay niyo, anak. Yeah. Binabati ko rin yung mga ano, yung Pasha family, si Nano, si Chimo, si Chuchu. Sino yun? Yung Pasha family. Okay, rastay namin. Ayan, Turato. Ang sarap talaga at ang saya niyo mapalala. Watching from Hong Kong. Sige mo na yung Pasha family. Nano, Chuchu, Chino. Napinsan ni... ni kakanturing. Grabe kayo, tanghalin tapata. Hindi, kasi yung mga ano ko yung mga listeners ko rin sa radyo, yung Kamagtebats family, si John. Iba naman yan ha? Si John at si Don Kamagtebats. Huwag magtebats. Ginjini. Uy, di naman ako umiiyak. May show pa ako mamaya. Umiiyak ako. Hindi muna kasi natatampo sila. Pabati naman kami kay Ate Lolit, yung Pasha ano family. Sila Chuchu Basha. Si Chuchu, si Nano, tsaka si Chino. Nano Basha. Pasha, Pasha. Nano Pasha. Chuchu Basha. Chuchu Basha. Chino. Chino Basha. Nano. Nano Pasha. Hindi pa rin niya nag-guess. Hindi pa rin yung nag-guess. Si DeMar, si Apple Lloyd, Angel McDonald, Ted De Hoya, Maridic, Laura Saba, Bong Lasso, Bambi Pentes, lalo na kay Kylie, si Adric at Nini ng Villar Family, yes! Ernie Chan ng Master Showman, Emma Namoranto at Lani ng New York City. Hi, Chris Lim, ng Jupe Shops. Wow! Chen, salamat! Sabi ni Bradley Guevara, wow, apat na iconic in one program. Ang queen ng Star Talk na si Nanay, Lolit, ang police reporter turned radio anchor na si Mr. Fu, at ang discoverer Mariposa publisher na si Nanay Christy, at ang yayamaning editor ng Teen Star, kung milyonaryo na ngayon na si OG Diaz. Sino yan? Bradley Guevara, ang anak ko. Hi, hello. Ayan. Na, lagi nang tatanong ng painting, pero hindi bumigil eh. Ay, hindi. Si Rainboy Aguilar yun. Si Rainboy Aguilar. Hindi nakakaliw si Manilo. Alam mo, Jory Dondo, ano ha? Hanggang ngayon, hindi pa na-preframe ni, ano ha, ni Japs ha? Ito, pwede daw humapol. Nagaganap ngayon yung wala pa. OFWN Family Summit. Yes! People sa World Trade Center, Pasay City, hanggang 4 p.m. po yan. Oo, alas 7 po nagsimula. Magdala lang po kayo ng proof of bill.
billing at ano proof of purchase. Hindi. Passport. Marriage certificate. Seaman's book ba yun? Seaman's book. Oh. Solas. Kailangan yun. Ano yung solas? Yun nga, seaman's book. Tama. Oh, basta kailangan yun. Para mapatunayan nyo, extension OFW. Kayo ng OFW. Diba? Nakakaloka si Chupaing daw, tsaka si Chupablo. Sabi niya, si OG Diaz daw, alam na alam. Ano ba yun? Ako, nakakaloka. Oh, bati mo na ulit, ang Pasha family. Pasha family! By Nano. Nano pa siya. Chuchu pa. Chino. Si Chino. Chino pa siya. Parang isang singer. Isang male singer. Ang tatay niya, kantor ng simbahan. Yung nanay niya, kantora. Kaya siya daw ay prudong kami ng kantoran. Nakakakawa pala to. Alam mo, talaga ko, kanina pa pinatay ni Sneezy. Hindi na ka nagre-react si Sneezy. Dati nagko-comment siya kayo, wala. Di ba sabi niya matutulog? Nakakahawa si OG Diaz. Sabi niya ayoko naman noon. Sergel Valera Salazar anak. Happy Tuesday, Nay Chris, Nay Lorit, Mr. Fuser, OG. Watching for our program, glad. Thank you. At saka si Weng Sorensen. Watching from Denmark. Wow, Denmark, Copenhagen. Hello, hello, si Weng. Alam mo, kaya nagkaganito tayo sa show. Dahil kay Jim Paredes. Kasi kapastusan yung kay Kim, no? Epekto niya ito. Epekto niya to, no? Ay, sa mga Tutan family. Oh, yung Tutan family naman ngayon. Tingnan mo, puro mga ano first name? Si Khan. Si Khan! Walang nakasulat. Ay, maligtag pala. Paki-like at paki-share ang Facebook page. Pilipinas Time ngayon, Facebook. At syempre, ang ating latestchika.com. Hindi kaya ilipat na tayo sa gabi. Pagtulog na ang mga bata. Meron mo ka, nag-text ka sa kanya si Sneezy. Ako parang ayaw kang panoorin kayo. Eh, ngayon parang ayaw na niya talaga. Talaga, oo. At nagsisi siya, binigyan tayo ng regalo. Sandali, ang tanong, ang anak ko kaya, ipagkakapuri pa ako. Baka pagkating mo sa kanya, nakakulong sa kwarto. Baka si Rebo, hindi na nilalabas ng bahay ngayon. Eto ang dahil. Pagbalik ni Salvi sa opisina, inaano na sa mini-meeting na sa ni Sir Miguel. Ah, Sir Miguel. At sinasabi. Alam mo, Salvi, nag-ano nga ako ng show, pero hindi ko makakalain gano'n ka ba sa show. Laswa ng show nyo. Ang ano-ano. Parang wala nang katutunan. May 1 minute pa tayo, syempre. OG, promote mo na, anak. Ayan, oy, naku. To love you. Po, bukas na po ang first day of showing. May pagsugod. Oo, sumugod na po kayo sa mga sinihan. To love you, starring Yen Santos, Kid Yambao, MC Lassie, Josa Poco, Arlene Mulak. Directed by Benedict Mike under OGD Productions. Okay. Release ng Viva Films ito. Napakagandang pelikula. Ayon sa mga dumalo sa premiere night. Thank you, ha. Si Ogie ang ano ko dyan, ano? Oo, gandang-ganda siya. Ang tagapagpatunay ko dyan. Panoorin niyo po para mayakap niyo yung mga bading. Na tao rin po kami. Naku, tao rin po. Bakit? Nasa ngalan ng pag-ibig, hindi pinag-uusapan ng gender. Correct. Diba? Yun yun. Basta pag nagmahal ka, nagmahal ang puso. Totoo yan. Sabi nga ni Heber Bartolome, hindi reliyon, hindi si Marx, hindi si Lenin. Pag nagmahalan kayo, bumbuo yun. Tama. Diba? Thank at sabi you. Ni Christelle Soyanco Kapatan. First time watching live from Toronto, Canada. Wow. Hello po, Mr. Fuma, Nay Lorit, Nay Chrissy, OG Diaz. Although midnight na po rito, pa-shout out naman po. Thank you kay Christelle at kumusta sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Jesse Jr. lalo. Palagay mo ba, imbitahan pa tayo sa Canada? Ay, oo. Oh, after sila the show. Pa. After the show. Oo, tagaroon ng mga Pasha family. So, pwede ikaw ano, kukupin. Ate Loli. Meron daw bibigyan ng harbat. Nagbibigay daw ng ano. Nagbibigay yung natin galos. Kakaloka tong episode na to. Oo nga.
Alam mo, kasalanan to talaga ni Kiparede. Mula sa Las Vegas, kita nyo naman po. Ang suot ko pong t-shirt ay bigay ni Tito Jun Pabustan at ni Darlene, ang mga anak-anakan ko. Ayan, Las Vegas, nandiyan pala siya. At si Eric, nandiyan. Ayan, eto o, Jun Pabustan. In fairness, ay nag-comment, nagising pa si Sneezy. Ano sabi? Overtime na, ayaw na mga taga-dao. Ayan, ayaw na mga taga-dao. Sa dao ka humingi ng pera. Ay, ayaw na. Wala silang pera. Wala silang pera. Pero ang mami mo, kung alam mo lang. Ay, pero tanong mo kay Sneezy kung sino yung sinurge siya sa Facebook ng isang gabi. Sino? Basta. Sino? May sinurge. Tatay niya? Hindi nga. Sino nga? Sasabihin ko? Yeah! Ay, nakasama ba nila nang matagal si Kuya Ron? Hindi nga, ano, syempre, ano rin ako, pretty sure. Eh, si Willy. Parang hindi nga nila kanala yun. Hindi ko talaga, lalaki sa dilim. Oh, yun, ano pangalan? Sabi ko, meron pa isa sneeze, hindi ko na matanda niya isang name. Oh, Willy. Willy, ano? Huwag na. Alam mo, babawasan ko pera mo. Nasa ginagawa. Nire-research mo buhay ko. Stalker. Stalker ka. Sabi, search mo sa Happy birthday kay Senadora. Ay, ganito. Sandara pa. Na namin si Sandara. Budingding. Si Budingding. Uy, Budingding. Happy birthday talaga, Sandara. Happy birthday sa'yo, Elena. Ako naman, mahal birthday ka namin. Birthday ni Elena? Elena de la Vega. Oh, alam mo si Elena, nakikibirthday lang yan ka Sandara. Birthday ni Sandara, tapos birthday niya. Sobrang mahal niya si Sandara. Galing daw Bohol. Oh, galing daw Bohol. Si Karen nga kagagaling lang siya. Iperis ka terno nung ano mo out. Nako! Kapena. Mag-out na po kami. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Alam po namin, hindi lang kayo nabusog ngayong pananghalian. Sumusubo, sumusuka kayo dahil sa aming mga ginawa ngayong tanghali. At hindi po totoo ang last episode na to. Napas mo nga dila, mga tulog. Tama na! Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na episode na episode na chuchu, ikaw na chuchu. Per minute. Mega no! Hallelujah! Kadiri. Kadiri talaga. Kadiri. Ano mo ang gagawin ninyo? Like and share at subscribe sa YouTube channel ng Filipino Star ngayon. At paulit-ulit dito mapapanood sa YouTube ba yan at saka Facebook. Lahat po ng episodes ng Take It For Minute may ganon. YouTube po!